Yung lesson plan natin, kailangan may pass natin. Tama po ba? Or else, patay tayo. Pero, pumasok po ba kaya tayo ng klase na meron tayong discipline plan? Pumasok po ba tayo sa klase na meron tayong discipline plan? Discipline. Hello. Good. So let's see if you are listening. Whew. Ano po yung core rights of a child? Based on the Convention of Rights of a Children. Right to survive. Survival. Develop. Development. Participate. Participation. And protection. Protection. Okay, let's try this. Sa classroom po madalas, when we do participation, we just need to raise our hands. Subukan po natin. So, to prevent calling out. And another thing, para ma-prevent din po natin na nakakreate ng distraction for other class. Although sometimes, we feel good kasi, ay, nagpa-participate lahat ng mga estudyante. Then, let's try this. I-raise na po yung hands niyo after the question. Okay? Saan naka-base ang positive discipline? Saan naka-base ang positive discipline? What is the basis of positive discipline? Future. May lecture po ba tayo? Lecture. Long-term goals. Sa long-term goal, future. Long-term goal. Framework po yun. Framework yun. Yung bilog-bilog. Yes. Research on? Is it research on parenting? Sa? Ay, hindi siya sa word. Sino po mo nakakalam? Meron po nabigay ng pag-isa. Research on parenting. Ano pa po? Ay, na tayo? Yes. Child healthy development. Last. Ito po yung huwag natin kakalimutan na nakalimutan ko. Rights. Yes, child rights. Rights. Child rights. Huwag po natin kakalimutan yung karapatan ng bata. Mamaya na po natin pag-usapan yung mga karapatan po natin. Mamaya po. Although issue yan, laging issue yan. Bakit yung bata may karapatan? Bakit ako wala ba akong karapatan? Okay? Ayun. Last question. In your own words, what is positive discipline? In your own words, what is positive discipline? No pain. So, may kukulang tayo ano pa? Lectures! Meron po tayong lectures. So, maganda rin po na maka-develop tayo ng sarili natin definition ng positive discipline. And sometimes, pinopromote ko po sa klase na hindi minsan kailangan i-memorize ng bata yung exact words. Why? Kasi hindi naman po lahat magaling sa memorization. So, tinedevelop, pwede natin i-develop ang kanilang critical thinking na kung saan pwede sila magbigay ng definition na hindi ginagamit or kuha-kuha yung exact word ng sentence. So always remember po, tatandaan po natin, tama po. Positive discipline is not inflicting pain, suffering to a child. Positive discipline is guiding, managing, and assisting the child to develop positively. So kung hindi po siya nag-develop ng positive discipline, hindi positive discipline, iyon. Kung hindi siya mas naging self, hindi na-develop self-control, hindi siya positive discipline. Kanina po nakita niya yung bata, lagi pagsuntukan, nasa ng self-control. Okay, PIPP 104. Ipapakita po ako sa inyong video. Okay.
By the way po, Mother's Day po tomorrow. Inanda na po natin yung mga cakes, pagkain for our mother. Mother's Day. Happy Mother's Day. I-share niya kung ano yung gagawin niya sa klase. Then after po nun, si partner B ay mag-share din sa kanya. And ito po magagandang technique po to sa classroom. Ang i-re-resign po ng bata, hindi po yung idea niya. Yung idea ng classmates niya. Siguro pwede po natin gawin yun sa loob ng classroom. So, your 2 minutes. Sigurado nag-isip pa po kayo. Hindi niyo ma-enjoy yung pagkain. Ito tuloy ko po ba? Yun ang point. Ayun na yun. Opo. Anong gagawin ko, sir? Ulitin ko yung instruction po. Ay, ulitin ko yung video. Ayos na po? Instruction. Okay. First, hahanap po kayo ng partner. Yung katabi niyo na lang po. Kung wala po tayong partner. Si ma, wala siyang partner. Imaginary partner. And then, sasabihin niyo po sa partner niyo kung ano yung mas magandang gawin. Or kung kayo yung nasa situation ng teacher, ano kaya yung mas magandang gawin kay Abigail? Pangalan po pala ng babae po pala si Abigail. Hihiyain nyo rin po ba yung bata? Eh ngayon po yung bata, eh continue pa rin po siya nag-call out. Ano pa po yung pwede nyo gawin? And clear na po ba instruction? Hindi po tayo gagamit ng deep cards. Wala mo na pong gagamit ng deep cards. Gusto ko lang pong paglaruin po na po yung mga inyong mga imahinasyon, idea. Tignan po natin kung hanggang saan po yung kaya natin. Asik na. And your 2 minutes. O sige, bawasan po natin ng konti. 45. Kaya tayo po ba yun? What will I do is... Ay, simula na sila, ma'am. O sige po, your 1 minute and 30 seconds starts now. Continue with my lesson because that's my obligation to my students. So after the class, I call out. Kasi magiging distraction na yun, magiging chismas pa sa mga bata.
one portion lang yun eh. Isadami mo ba lahat? Tawagin mo lang ako. Okay, last 30 seconds. So, I need one participant to share. Kaya napakatakot sila. To share. Hindi yung sarili nilang idea. Sabi ko nga sa aking instruction. Ang i-share nyo is yung strategy na gagawin ng inyong partner. Ano ba ang share niya sa inyo? Yes. So ma'am, ang i-share nyo po hindi sa inyo, yung sa kanya. Hindi po siya share yung sa akin kasi po magkaiba kami ng level, high school siya, which is tulad nung nasa movie play. Eh, sa akin kasi po NM. So iba po yung strategy ko pag gano'n. So, yung sa kanya po, sabi niya, bibigyan niya ng activity yung mga bata, tapos ipu-pull out niya yung bata sa labas pag-uusap sila. Right on that time, yung oras po na yun, ipu-pull out niya, kausapin na niya. So, para maging yung classes, maging okay naman, hindi sila magugulo. So, bibigyan niya ng sit work. Sige. Okay. Sit work. First is kakausapin sa labas, pero meron na muna ng konting isa. Pero bibigyan muna ng sit work para may touch yung mga bata. And then, kakausapin yung bata privately sa labas. Mamaya, tingnan po natin kung ano talaga yung... check natin mamaya, okay? Sabi ko nga pala, isa lang po pala, no? Isa pa po! Isa po. Sir! Thank you very much, sir. Sabi po ng partner ko, which is... Actually, we have the same judgment. Opo. We will not be distracted from the what happened. We will continue the lesson, we will teach the class. And after the class, we'll call out the student. After the class? After the class, so that... she will not feel humiliated because na-single out siya. Si ma'am naman, in-ignore yung behavior ng bata, nag-proceed doon sa lesson, then after the lesson is tatawagin yung bata. Ngayon po, i-keep muna po natin yan, then mamaya, i-analyze yung po sa inyong sarili kung tama po ba yung ginawa nyo or meron pa ba mas magandang pwedeng gawin. Marami po pwedeng gawin. Napakarami pwedeng gawin. Kaya lang, minsan, wala tayong kaalaman kung ano po yung mas makakabuting gawin. Okay. For our last bit. Last na po. So, at least alam na natin kung malapit na tayo matapos o hindi based dyan sa ating mga bit parts. Last bit. Think of just one distracting or disruptive behavior and write it on your ultra-bright shade electric orange bib card. Natakot natin electric orange, no? Okay, yun na lang pong aqua blue. Ulitin ko po. Think of just one distracting or disruptive behavior and write it on the, what do you remember? On the yun? Okay. On your ultra-bright shade aqua blue bib card. Kasi nagamit po natin yung orange, gagamitin muna po natin yung blue. Tatagalawin ko po. Umisip po kayo ng isang behavior or galaw kilos ng bata na kung saan nakaka-distract or nakakagulo. Kahit po magaan, ayos lang po.
Grabe. Sabi mo kayo na isang example. Cellphone. Using of cellphone inside the classroom. Tama po ba? Bawal na pong isulat yun. Kasi nabili ko na po. Okay? Your 1 minute starts now. Kasi isa lang na pang puna. Kahit po magaan, kahit pa hindi. Nalaksak ang bata na, mahirap yun. Yan na, yan pa. Ay, isa lang po. Isa lang. Isa lang. Isa lang. Isa lang po. Tapos na po ba kumain? Hindi pa po. Mamaya po pala, alis po tayo sa upuan po natin. Aalis po tayo sa upuan po natin. Pero huwag po yung mag-alala, babalik din po tayo. Babalik din po kayo sa upuan naman. Yan na, sir. Pwede mo mag-papang basa? Pwede? With someone's... Someone, students of course, during class, common po yan. As in common na, common na common yan. Feeling ko wala pa rin po namin dito objectives. Wala pa rin po, no? Wala pa rin. Sana mag-in po na mamaya. Patapos na po eh. Yan na ba? Wala ko pa, sister? Wala ko po? Namit naman. Kahit ano po, pwede po. Alisin ko na to. Namit na. Mamaya na po kayo. Tanggalin na kapag namit. Namit naman. Kuya, marami yan. Marami yan. Namit naman. Smart Alec. Ano yung ganyan? Na bigla ko na-remember yung sinabi yung objective. Hindi pa namit. Ay, naway po pala. Kukolektahin ko po pala yan, no? Kukolektahin ko. And singing while doing the activity. Totoo po yan. Marami po. Meron ako yung sumisipol. Yan ako. Bubble gum. Nasulat ako. Ay, wala na po ba yung... Ay, wala na po yung bib card. Ah, paghanap po yung bib card. Sino po wala, meron kulang ng bib card? Ito po, ako. Okay, meron na po. Sige. Okay. Lahat po ba mayroong bit card? Walang kulang na bit card? Okay, time's up. Sumabot na po tayo ng konti. Ngayon po, bakit dikit na po ngayon yan doon po sa masking tape? Nakadikit na po ba? Bakit dikit na po? Okay. Sigurado po, sinulat ko yan. So, na-experience niyo po. And at the same time, meron tayong ginagawang mga actions or reaction regarding doon sa behavior or doon sa disruptive behavior na yun. Maaring tayo ay sumigaw, maaring tayo ay lumapit doon, tapos bumulong tayo, tapos sabihin natin, pakitakot niyo sa trash can, or yung batang daling, pwedeng sinigawan natin, pwedeng pinatayo muna sa labas, pinag-flag ceremony, dahil nalinis siya, or pwede rin naman na pinaglinis siya. So, tingnan natin ang iba yung mga positive na pwede natin gawin. Nakadikit na po ba lahat? Yes. Wala naman po question? Wala pa naman? Okay. So, bago ako mag-proceed regarding discipline, pag-usapan po natin yung tatlong importanteng phases ng discipline. First is preventive, second is corrective, and the third is supportive. Or in short, pwede natin tawagin na TCS. Tama po, di ba? PCS. Alam po kayo kung PCS?
Buka po naman, no? Panigin Christian School implementing preventive, corrective, supportive discipline. So ano po ba yung preventive, corrective, and supportive? Yan, medyo malin yung sulat, no? Sa preventive, clear rules, napakahalaga niyan. Clear expectations, well-planned room, organization, backup support. Mamaya, pakaliwanan ko po yan. Then, tactical ignoring, corrective, descriptive and non-verbal cueing, reminding, behavioral direction, directed choices. And last is supportive, maintaining climate of respect, follow-up, establishing working relationship, behavior agreements. Wala akong pinaliwanan sa isa. So, kuha po tayo ng isa. Sir, ano po? Under preventive. Well-planned room. Okay. Sabi ni sir, well-planned room organization. Ano ba ang meron sa well-planned room organization? First, of course, arrangement of chairs. Paano ba naka-arrange yung chairs? Nasaan ba yung trash can? Or meron ba silang sariling tapunan ng kanilang trash sa kanilang tabi? Nauuso po ngayon yun. Yung meron silang sariling trash can sa kanilang upuan. Yes, ano tawag yun? Trash bag. Yes, trash bag. And ano pa po? Regarding sa well-planned room organizations, saan pa sila dapat pumunta? Saan dapat sila mag-CR? In some schools, merong CR, merong CR dapat yung isang klase na doon lang sila dapat mag-CR. Or much better, merong CR yung classroom. Much better. So, corrective naman po tayo. Ma'am, ano po gusto yung paliwanag sa corrective discipline? Masyado po mag-guess. Marit, ma'am? Tactical ignoring. Okay, tactical ignoring. Sa tactical ignoring po, isa po ito sa napakahalagang skills or core skills when it comes to discipline. May mga bagay po na hindi na natin kailangan pansinin. May mga, ulitin ko po ah, may mga bagay po tayo na kailangan natin hindi na pansinin. Although even sometimes, nakakainis, pero minsan, kailangan natin siyang hindi pansinin dahil considered siya as secondary behavior. Minsan, kailangan natin siyang i-ignore para hindi siya ma-develop or para hindi siya ma-reinforce. Are you familiar with behaviorism? Positive reinforcement. We are not aware. It doesn't mean that it's positive. It's really positive. Kasi once it's positive, we are adding something. When negative, we are removing something. So what happened is, yung bata, mam, 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 mam. Tinawag mo siya. So, what happened? Nare-reinforce na, ay, ayos lang naman pala na mag-mam, mam, mam, mam ako para tawagin ako ni mam. Hanggang sa palakas ng palakas yung kanyang mam, na mas larong mas nagkakaroon ng mas malaking problema. Last, supportive discipline tayo. Pili po rin isa. Isa lang po. Sino po? Ma'am? Isa lang. Isa muna po. Behavior agreements. Behavior agreements. When it comes to supportive, doon po papasok yung minsan kailangan yung lumabas or kailangan yung pag-usapan sa labas or kailangan yung ng professional assistance na kung saan kailangan yung mag-create ng behavioral agreements. And sometimes, yung behavioral agreements na ito, kasama ang parents. Ano nangyari ito? Contracts. Tama po ba? Contracts. Napaka-importante yan sa supportive. Mas maganda po sana kung lahat ito mapasadahan natin kasi lahat po ito is kailangan. Totoo, kailangan po siya. Pasadahan po ba lahat? Sige. Anyone? Okay. First, preventive. Clear rules. Kung gusto mo talaga na magkaroon ng mas managed na classroom, na mas maiiwasan ng mga disruptive behavior, kailangan meron po tayong clear rules. And ano po ba itong mga clear rules po na to? Example na lang po sa klase ko. Mutual respect.
Napakahalaga po ng mutual respect. Although, minsan, para sa bata, ang hirap intindihin ng mutual respect. So, respeto ko sa kanya, and then, respetuhin mo din ako. So, that is mutual respect. Ganun ko lang po kasi simple paniliwan. Pero meron po akong lagi ina-add para magkaroon ng account na daily niyang bata. Pagbibigay ka ng rules, magbibigay din sila ng rules. Ang tawag po natin doon is shared accountability. Mas malaki ang chance na susundin nila yung kanilang rules. Kasi sila ang nagbigay nung rules. Tuwang-tuwang ka nga sila eh. Bawal magsuklay sa loob ng klase. Yay! Sabi nila. Siyempre may mga galit. May mga kapat. Sabi naman nung kabila, bawal ang mag-cellphone. Yay! So bawal sila na cellphone. So what happened po? When we have clear rules, it follows. Merong clear expectation. I expect you to listen. I expect you to participate. I expect you to learn. I expect you to do your homework. And then sasabihin ng bata, hindi po ako nakagawa ng homework. Pwede ka naman magpatulong kay mother mo. Of course, merong first, merong second, merong third. Siyempre, meron din tayo mga process. Well-planned room. Minsan nabagkita po yun, yung ayos ng mga upuan. Saan po ba dapat nakaupo yung bata? Meron tayong seat plan. And back-up support. Ano pong ginagawa natin kapag yung bata wala dalang ballpen? Ano po? Papahirami na ballpen. So, ibig sabihin kayo po magpapahirami ng ballpen. Kaklase. Eh, paano po sinabi ko, wala po, wala gusto magpahirami kasi po ilang beses doon po siya kumiram at hindi nagsosoli ng ballpen. So, totoo lang, parehas po tayo ng sagot. Dapat ang teacher merong extra ballpen. Para kanino? Para sa estudyante. Pag masyado ng sunod-sunod, paulit-ulit yung frequency, papasok na yung supportive. And of course, corrective. Mamaya. So, isa lang po yung sa mga example ng mga situations na pwedeng mangyari. Preventive. Yung bata, magsi-CR. Pero nakita ko nakangisi siya. Magsi-CR ako. Pero alam mo, hindi siya nagihi. Tapos sabi, oh, ready na po talaga ako. Pero alam naman natin kung anong gagawin niya. Or, nag-iisip tayo na meron siyang gagawin ng ibang bata. Ano kaya ang gagawin natin? Eh, paano? Sundan kung hindi alam. Paano ba nagkagulo sa classroom? Paniwala mo po kayo sa hindi. Gumagamit high school. Gumagamit po ako ng bathroom pass. Nakakalungkot lang po minsan, mas maganda kung lahat ng teacher gagamit ng bathroom pass. Kasi minsan, may nasi-CR, gusto mag-CR, didiretso sa kantin, magre-recess, although beneficial dun sa kantin, hindi tayo kantin, pero ayun niya, marami na sayang na oras. Bathroom pass. Clear rules, clear expectation ng pag nag-CR ang babae, madalas pag babae, pagkasama eh. So kasama na sa rules yun, napagkasunduan. Ayaw naman ng laki babantayan siya ng isa. So, pinapayagan. So, pag babae, dalawa. Pag lalaki, isa lang. Other rules. Ano pa ba? Sa backup support, so dapat meron din tayong mga extra rulers, pens, crayons. Next, corrective, practical ignoring. Yung bata, nakita mo, hindi siya gumagawa ng kanyang math activity. Hindi siya nagsosolve. Lumapit ka. And then, chinert mo. And then, tinanong mo siya. What are you doing? Sabi niya, nothing. And then, dinirect mo siya. So, ano dapat ang ginagawa mo? Nagsosolve po. And then, pagtalikod mo, sabi niya, bakshit. Babalik ka. Wala kang karapatan gawin sa akin yun. No. Sometimes, kailangan lang nating ignore yung isang behavior. Pero, ulitin ko po, pero kailangan natin balikan yun. Kasi swearing yun eh.
swearing. Pero kailangan din natin mag-give up ng take-up time. So what happened is, hindi natin nire-reinforce yung behavior. Sabi niya, shit. Eh ngayon, bumalik ka. Nasusolve ka. May nasolve ka na. Oh, eh, medyo nahihirapan yung bata. Hindi po kayo nahihirapan yung bata dahil talaga nahihirapan yung bata. Ayun! Hindi talaga yung lesson. So rather yung pagalitan natin yung bata, bakit hindi natin tulungan yung bata na mas maintindihan yung lesson para mas mahalin niya yung lesson. May sinabi pa po ko din yung take-up time. Pag sinabi take-up time, keep distance, physical space. So, gumamit tayo ng tactical ignoring at the same time, gumamit tayo ng take-up time. Presentation. May tinatawag ka. Tapos ngayon yung sabi mo, tinawag yung isa. Ma'am, ba't siya na lang lagi mo tinatawag? Ma'am, ako naman. Hand gesture. Paulit-ulit pa rin. Si ma'am naman, no? Alin ko, you know the rules. Kung gusto mo matawag, just raise up your hands. Or if you need help, just raise up your hands. And then, lalapit ako sa'yo mamaya. Brain speaking. Nako, katalon-talon po tayo, no? Descriptive and non-verbal cueing. Paborito ko po to. Pero it takes time. Paano? Kailangan muna natin mag-establish ng anchor. Ano po ba yung anchor na yun? Okay? Normal po to. Pag nasa klase ako, pag tinaas ko ang kamay ko, gumalito na ako, everyone stop. Kapag isang bata, tinignan ko, gamanon, sabi ko, gumanon, titingin po sa akin yan. Pero nung nagsisimula po ako, hindi ganun yun. Alex, look at me. Alex, listen. Eyes on me. Fear. Okay, lalapit ako. Partner po sila, magka-grupo sila. Lalapit ako. Halik ko. Gets. Gets po lang. Hindi na gets nyo naman. Oh, yun. Hindi pa naka-anchor. So, yung anchor natin. Ma'am, lower your voice. Ay, ma'am pa rin, no? O kaya, Maria, lower your voice. Kasi maingay. Maingay. Pag yung nag-resign, mahina ang boses. Louder. Those are simple verbal or non-verbal cueing. Pero sa umpisa, kailangan muna siyang i-anchor hanggang masanay yung bata. Mahirap po ba? No. Mahirap? Everyone, pets up! Okay. Ayun yung bata, salita ng salita. Meron akong tinuturuan. Maraming ibig sabihin ito. Stop. Or pwede siya mapahiya. Pero pag na-establish mo sa bata na sandali lang. Kasi kailangan mo establish yun eh. Kasi pwede maging bastos to. Pwede mo maging bastos tong ganitong uri ng gesture. At kailangan paunawa sa bata, hindi po bastos yun. Kasi in-establish mo na, ibig sabihin nito is stop or wait. Siya na maingay. Mahirap po ba? Kaya po ba? Kaya? Okay. Tactical ignoring po ah. Medyo mahirap po itong tactical ignoring para nagsisimula. Lalo pag yung bata meron nagsuswear. Ngumumuso. Sumisimangot. Nagpo-cron. Pero pag nasanay na po kayo, mamaya po pupuntahan natin yan kung bakit kailangan mo siyang ignore. Not all the time po ah. Not all the time. Lalo pag nangahawak ng kwet, ibang usapan na po yun. Reminding. Ginamit ko po ito kanina. Alex, you know the rule. Alex, meron tayong kasunduan dyan. Alex, alam. Pag magsi-CR, sir, naiihi ako. No. Hindi ganun. Nag-get siya po. Hindi nag-get. Kasi hindi naka-anchor. May ibig sabihin po ito. Naiihi ako. Yun po ibig sabihin nito. At tinuturo po ito sa bata. And then, lalapit ka, nagdi-discuss ka, malikot ka, lakad ka ng lakad, tatapakin mo siya, you can go. Ganun po. And directed choices. Ay, directed choices.
Bata, namuli mo, may dalang cellphone. Siyempre, dinala niya yung cellphone niya. Kailangan, alam po natin behavior ng bata. Bakit ba siya nagdadala ng cellphone? Pasikat. Cool. In. Hindi kaya bago yung cellphone? So, pwede mo sabihin, you know the rules, no cellphone. Don't do that. Inside the classroom. Eh, sasabihin niya, pap, tinitingnan ko lang po yung oras. Anong gagawin niyo po pag sinabi yung tinitingnan ko lang yung oras? I-remind niyo po ulit. Ngayon po, hawak pa rin niya yung cellphone niya. Nagiging defiant siya. Kailangan niya maging fear or bigyan siya ng choice. Anong choice? Pwede niya ilagay yung cellphone niya doon sa table. Alin po, pwede mo ilagay yung cellphone mo sa table or ilalagay mo sa bag mo. Pero, meron ka ng warning. You know the consequence. Or alam mo kung ano pwede mangyari. May nagagay po ba niya ng cellphone? Sigurado wala kasi nabanggit ko po kanina, right? And, punta po tayo sa supportive. Maintaining climate of respect. Paano po kayo re-respetuhin ng estudyante kung tayo mismo naririnig ang estudyante natin nagmumura? Paano po tayo re-respetuhin ng bata kung tayo mismo nakikita tayo ng bata na nagdadabog? Paano tayo re-respetuhin ng bata kung tayo mismo nakita ng estudyante nakikipag-away sa kapwa mong teacher? Maintaining climate of respect. Minura ka ng bata. Yun ang primary behavior ng bata. Sabi niya, ayaw kita. Ano kaya pwede natin gawin? Ano kaya pwede natin gawin? Madami. Pwede natin siyang i-remind or sabihin natin, pakita natin yung emotion natin sa kanya, ay hindi tayo galit. Gagamitin natin ang ating emotion in a positive way. Nasasabihin natin na tayo ay nasaktan sa sinabi niya at hindi natin siya kinakausap ng ganun. So, ine-expect natin siya na dapat ganun din ang kilos niya. So, sisimangot yan. Tactical, ignore it. Take up time. Kausapin mo, mag-usap tayo mamaya. Ayos pa rin po ba tayo? Questions? Ayos pa rin po ba tayo? Ayos pa rin po? Si Lola hindi na lang. Follow up! Huwag mo niyan, follow up. Hindi po worth it. Kinausap na natin yung bata, kailangan din natin mag-follow up. Follow up, follow up, follow up. Yung bata nagmura. And then, kailangan pa rin natin siya i-monitor kung magmumura pa rin siya ulit. Or kailangan natin siya i-monitor kung nababatupan na siya ng kanyang classmates. Bata, nabato ng cornic. Teacher, pinapunta ang estudyante sa harapan para patuhin ang mga klase niya ng cornic. Establishing working relationship. Minsan, kapag napagsasabihan natin ng bata, masasaktan yan. So, anong nangyayari? Yung relationship natin nababawasan. Yung ating meter is dati puno dahil medyo napagsabihan natin, nasaktan ng konti yan. So, kailangan din natin siyang kausapin. Lahat yung ginagawa yun, short explanation lang. Para ma-re-establish ulit yung inyong positive relationship. Or else, pagdating ng araw, sasabihin niya, walang kwenta yung subject na yan. Protocols of discipline. Bisa ko ng konti. Approach all discipline from perspective of joint rights, responsibilities, and rules. Let's go back to the child rights. Kailangan natin lagi sa puso yung karapatan ng bata. Now, joint responsibilities, joint rights. May karapatan siya, binigay mo sa kanya, pero meron din karapatan yung klase niya na matuto sa loob ng klase. Pero alam mo na kapag nakipag-argument ka sa kanya, pare-parehas kayong walang mapapala. Nagalit ka, pinalabas mo siya, umupo pa rin siya sa klase, sumimangot, nagdabog. Iyan yung bigay ng bata yung cellphone niya. Kaya kailangan mo siyang bigyan ng choice. At the same time, meron siyang rights at wala tayong karapatan na basta-basta na nakahabutin yung kanya cellphone. Kailangan meron pa rin, at least, meron pa rin permission.
Or letter C, consent. Speak and act in such way to minimize embarrassment, undue confrontation, and hostility. Hindi ka na naman gumawa ng assignment mo. Natutulog ka, wala siyang tinaas sa papel, pwede ka naman lumapit sa kanya. Alin, ba't hindi ka nakagawa ng assignment? Nag-uras po kasi kami ng malis. Maraming possibilities. Pwede na sisinungaling yung bata, pwede din sisinungaling yung bata. Pero ang goal kasi natin is, kailangan gumawa ng bata ng assignment kasi para ma-reinforce yung kanilang learnings. Yun naman ang purpose talaga ng assignment. At the same time, hindi natin siya pinahiya, hindi natin siya pinatayo. Hindi natin binayarin yung kanyang karapatan. To what? To participate, to be protected, to defend. Use at least the most intervention approach. Ano po bang ibig sabihin nito? Least to most intervention. Bata, sumimangot sa klase, tinatawag agad ang parents. Bakit? Bakit tinatawag agad yung parents? Eh, sumimangot lang yung bata. In reality, pwede naman natin istarin yun eh. Pwede naman natin na hindi ikaw sisira ng araw. Diyos ko, tura niya bang gusto niya eh. Pero bata, ang hawak ng quit ng kanyang kaklase. Ignore ba natin yun? No. Siyempre naman, patawag na yung parents. Pero case, isang students, isang rainbow students, so she's a gay, and then siguro nakikirious lang sa boobs ng mga classmates, kaya tinutusok niya yung mga boobs ng babae, ng classmates ng babae, pero lalaki pa rin siya. You got the idea? So kaya nabigyan ng attention na. Hindi yung paparusahan agad. Kaya lang siya, of course, for some students na tinusok niya yung, alam mo na, yung harapan, abusive yun. Alam naman natin yun. Yes. Give appropriate choices. Bata, papatawag agad ang parents or pwede naman natin kausapin. Bata, pipili. Guidance counselor muna o ako muna teacher mo? Teacher muna. Bigyan natin siya ng choice. Walang isang masakit sa loob ng teacher, pipiliin yung guidance counselor. Siya ako yung advisor. Bata, nag-tantrum. Elementary grade 3 students. Nag-tantrum siya. Pinagbabato niya yung kanyang karila. Okay, bigyan mo siya ng option. Pumunta yung teacher. Pagkatapos siya kuya, pupulutin niya yung ballpen yung mga kanyang mga gamit, ilalagay sa bag, magkukontinue sa pagtrabaho, or time out muna, magpapalamig muna siya. Saan? Sa guidance office or sa guidance counselor. Bata, mas pipiliin, pulutin yung gamit, itutuloy yung activity. Kasi merong negative concept sa guidance office. Parang nakakalungkot na gamit. So, at least, binigyan mo ng choice yung bata. Merong accountability. Yan. Discipline students respectfully, especially the annoying and frustrating ones. Maniwala kayo, yung mga bata na kung saan mas disruptive ang behavior, mas nakakailangan yun ang pagmamahal natin. Mahirap mahalin, pero mas kailangan ng pagmamahal natin. Yes. Use the positive corrective language whenever possible. Guidance counselor! Dumating ang estudyante. Ikaw na naman. My God. Mali, ano? Mali. Dapat kasama sa discipline plan natin, ano yung mga possible na pwede natin sabihin sa bata. As a part ng discipline plan ko na huwag gumamit ng please. Most of the time, although sometimes I use please. Kasi nasanay ako. Pero most of the time, ang sinasabi ko, hindi please. Thank you. Bakit thank you? Sasabihin ko yung instruction, and then sasabihin ko thank you, dahil ini-expect ko silang gagawin na yun. Alin ko, mag-solve ka na. Yes, not. Quick. Mabilis.
Corrective language, napaka-important natin ng corrective language. Kailangan pag-isipan natin kung ano sasabihin natin. Napakaraming instances. Use related consequence whenever possible. But, tanalate, inalabas natin ng papel. 5 tirasong papel. Sulat mo, hindi na ako malilate, hindi na ako malilate, hindi na ako malilate, hindi na ako malilate. Related ba siya sa consequence? No. Bata, sinulatan ng kanyang libro. Pinalabas, pinatulog ng basura. No. Or sometimes, kinapahiya. Seek colleague and parent support. Guys, napaka-importante nito. Minsan, akala natin, alam natin lahat. Pero, minsan yung mga tao tayo na pwede natin mag-seek ng, or mag-consult. Principal na maraming karanasan. Kasi marami sa mga principals, naging teachers din sila. And sigurado, tutulungan ka nila kasi responsibility nila yun. Kasi pag mali yung ginawa mo, sino mapuputukan? Sila. Guidance counselors or nakakatandang teachers. Pag-seek tayo ng support. And don't forget your parents, support. Napakahalaga yan. Disruptive behavior and teacher management. Bakit? Sa tingin nyo, ano kaya mas disruptive dyan na klase? Yung pinag-aaralan ng risk productive system o yung klase na nag-aaral ng algebra? Ano kaya mas disruptive? Yung reproductive health class under MAPE o yung klase ng algebra? Isip tayo. And saya na magbuka ng isip tayo. Sa totoo lang, hindi po natin alam eh. Kasi madalas, pag ang kapitbahay ko, nagtuturo ng reproductive class, patay. Patay ang klase ko. Oo, mag-ingay sila. Pero hindi natin masasabi kung saan o ano ang mas disruptive. It will depend kung paano ituturo ng teacher. Kung paano ituturo ang reproductive system? No. Kung paano ituturo ang tamang behavior? Yan. Disruptive behavior and teacher management, cause of disruptions. There are a lot of cause of disruption. Cannot cope up. Hindi maintindihan ng lesson. Hindi nakahabol. Nabobore siya. Or bad trip siya doon sa subject. Ngayon yung bata siya, kaya bad trip siya sa subject mo. Maraming causes. Tingin nila ang subject mo, walang kwenta. Hindi ganun. Nalulungkot ako minsan. Isa sa mga neglected subject, isa sa pinaka-neglected subject is values education. Or ESP. Pero ito yung nakakalungkot. Pag ang bata nakakuha ng mababang grade sa ESP or sa EP or sa, ano yan? Yung sa elementary mo? Good manners and right conduct. GMRC, ang sama ng loob. Pero hindi naman sila nagre-review pag meron silang exam doon. So ano pa ba? They seek attention. They want power. They want audience. Bakit lagi kasama yung attention ng audience? Of course, kaya nga eh. Ang sa tao na gusto ng attention, gusto ng audience. Sino mga possible audience? Teacher or classmates? Bata, call out ng call out. Call out ng call out. Ma'am. Ako po. Minsan yung bata dyan, unconsciously, hindi niya, unconsciously, ayaw niya ng attention, pero in reality, gusto niya ng attention. Sasabihin niya sa'yo, ba't ako na lang po lagi yung nakikita? Pero in reality, gusto niya ng attention. Weird. Unconsciously. So, anong gagawin po natin doon? Gusto niya ng audience eh. Gusto niya mapansin. Okay, common. Common po ito sa klase. Clowny, pagpapatawa. Sinabi mo, bulis. Sasabihin ng bata, patola. Bulis, patola. Anong gagawin po? Ignore. And at the same time, mama, yes. Okay. Bilisan na po natin. Classroom management, development discipline plan. Dapat po gago po tayo pumasok sa klase. Dapat meron tayong plano kung ano sasabihin natin. First day of class. Ako, first day of class ko po, hindi po ako nagsasabi ng rules and regulations. Hindi po kailangan i-adopt. Nagtuturo po ako agad. Gusto ko establish sa kanila na nandito ako para magturo. The next day po yung establishment of rules and regulations. First day of class pa lang, i-engage ko na sila sa
mga activities para masabi lang may kwenta ang subject ng ESP. Language of correction and discipline. Pinag-usapan po natin yan kanina. Non-verbal behavior. Napaka-importante po yan. And last po to. Personal space and characteristic to. Minsan po, akala natin maayos tayo magsalita. Pero sa totoo lang yung boses po natin, nararamdaman ng bata na galit tayo. Nararamdaman po ng bata yan. Ano yan? Tactical pose, take up time, smile. Kahit galit ka na. Tactical inquiry, diversion and distraction, non-verbal direction and cues, simple direction and disease. Ilagay mo na yan sa bag mo o ilagay mo yan sa table ko ngayon na. Hindi ko sinabing no. Hindi ko sinabing don't. Binigay ko yung exact direction at the same time sinabi ko ngayon na. Stopping the behavior using or giving specific simple direction. Isa? Okay, yun na. Yun na po. Ito na po. Ayan. So, sa totoo lang po, ito. Ikot po sana kayo tapos kayo magsusolve ng mga ito. Pero, hindi po kayo magsusolve ito, ibang tao. Kasi sigurado may idea na po kayo kung paano solve ito. And, pero, I'm so happy po na very attentive po kayo the whole process. So, meron po kayong homework sa akin. Now, for homework, I want you to go to offer to your deep health cultural conviction of child rearing and include some positive alternatives. Hindi lang po ang pagpapunish or pananakit ng estudyante ang solusyon. Marami pa pong ibang solusyon. Wala na po question, right? Ayun po, salamat po.